Kasi nagbababa ng interest rate, okay, ang BSP natin. Balik tayo dun sa example natin. Teka, kaninong anak yon? Kay Marion ba yun? Anak ko yun. Okay, kasi kapag yung umiyak na yon, eh dito sa bahay, matatakot na ako kasi walang baby dito. Hello everyone! Welcome sa another video dito sa ating Wealth Archie channel. Yan. Kamusta Marion? Kamusta Rienzie? Hello, okay naman. Ito, medyo magalaw ang mga investment natin dahil dapat sa mga... Gaganong ka, magalaw. Magalaw. volatile. Magalaw kasi inflation sa US, inflation dito sa Philippines. So, yon magalaw. Stock market pati fixed income and bond market. Oo. So, yan yung gusto nating i-discuss today kasi pagdating sa stock market, medyo intuitive kung bakit umaakyat at saka bumababa yung price ng shares ng isang company. So, syempre, kung kumikita yung company, may good news yung company, aakyat yung share price niya. Kung masama ang economy, medyo nalulugi yung company, bababa yung share price niya. Pero pagdating sa fixed income or sa bonds, hindi masyadong common sense eh bakit umaakyat at saka bumababa ang price ng mga fixed income assets, particularly bonds at saka yung mga bond funds. So, yun yung i-explain sa atin ni Rienzie ngayon. So, mga ka-RK, kumuha kayo ng tubig at tissue. Hindi ko alam kung paano ko i-explain to. Okay, ganito. Ban. Okay. Remember mga ka-RK. I-highlight kita, Rienzie. Oh, okay, highlight. Okay, o si ba? Okay. So remember mga ka-RK, no? Kapag bumili tayo ng bond, okay, bibili ka. Mayroong tatlong component. Yung principal mo, okay, kunwari, bumili ka ng bond, 100,000 pesos, okay? Kapag nag-mature yung bond mo, babalik sa yung 100,000 pesos mo, di ba? Yun yung principal mo. Or yun yung binayad mo. Next, meron yung bond coupon payment, yung interest. So for example, 5% yung interest natin, right? So every year, kunwari, annual lang bond coupon payment. So every year, yung 100,000 mo, bibigyan ka ng 5% or 5,000 pesos. Yan, okay. So yun yung coupon payment and then the coupon rate. Yung 5% yung coupon rate. Now, bakit bumababa ang presyo ng bond? Lalo na, no, nung umakyat ang inflation. Bakit? Kasi tingnan natin, isipin ninyo mga ka-RK, kung every year binibigyan ka ng 100,000 bond mo ng 5,000 pesos kada taon, umakyat ang presyo ng bilihin, umakyat ang presyo ng baboy, ng manok, diba? Saka ng maka, lahat ng mga letra rin, umakyat. Then, yung 5,000 pesos na natatanggap mo, kumbaga, lumiliit sa value. Diba? Bakit? Kasi mas konti na yung nabibili ng 5,000 piso mo. So, in terms of value, bumababa tuloy yung value ng iyong natatanggap na coupon payment. Okay? That's why, parang ganun din. Since mataas ang inflation, okay, sabihin natin, for the next 5 years, mataas ang inflation. So, yung 100,000 mo na matatanggap after 5 years, bababa din ang value. So, kaya ang mga matataas na inflation or high inflation environment, negative siya or hindi maganda sa bonds kasi bumababa ang value niya. So yun, may mga computation tayong ginagawa dyan, but that's one thing, no, kung bakit bumababa ang bond market or fixed income investment or bond fund. Kasi diba sinasabi, eh bond naman yan, conservative, hindi naman magalaw, hindi bababayan. Hindi po totoo yun. Kasi again, kapag umakyat ang inflation, bababa ang value ng natatanggap niyong pera, then yung value ng bond niyo bababa din. So pag kinompute yan ng mga expert natin, no, bababa ang presyo niyan. That's one. Next, interest rate environment, 'di ba? Natatandaan niyo mga ka-RK ng mga 2019 or 2020, umaakyat naman ang mga bond funds, okay? Bakit? Kasi nagbababa ng interest rate, okay, ang BSP natin. Balik tayo dun sa example natin. Teka, kaninong anak 'yon? Kay Marion ba 'yon? Anak ko 'yon. Okay, kasi kapag yung umiyak na 'yon, eh dito sa bahay matatakot na ako kasi walang baby dito. Hunting of Bly Manor yon. Oh, anyways, balik tayo. So for example, balik tayo, okay?
may inisyu na bond si government, 5% ang bayad sa'yo or yung coupon rate, 5%. Eh halimbawa, bumaba ang interest rate, okay? Naging 4% na lang. So halimbawa ako, meron akong bond na nagbibigay ng 5% per year na coupon rate, tapos may bagong bond na inisyu si government since nagbaba ng interest rate, 4% na lang. Okay, so kayo ba, ikaw Fitz, ikaw Marion, tanungin ko, would you want my bond na 5%? Eh kayo, mag-i-invest pa lang kayo, eh ang lumabas na ngayon is 4%. Would you want my bond? Siyempre, kasi mas mataas ngayon? 5%. Yun, siyempre, di ba? So, kumbaga, kapag, halimbawa, the year after, okay, the year after, 3% na lang yung rate. Okay, so, kunwari, si Fitz nakabili at 4%. O, ikaw, Mario, gugusto mo ba yung 5% ko? So, 5% ako. Yun, kesa sa 4 or kesa sa 3. So, anong gagawin ko para ibenta ko yung bond ko sa inyo, di ba? Para, kumbaga, for me to part with my 5% bond. Siyempre, dapat ibebenta ko sa inyo to ng, okay, ng medyo, at a premium, medyo mas mahal ng konti. Kasi mawawalan ako ng 5,000 pesos per year, di ba? Mawawala ako ng, ng 5%. So, dapat, ang benta ko sa inyo, okay, kumbaga, makompensate yung matatanggap ko na dapat na pera. Kaya, mga ka-Arky, in an interest environment na pababa or a lower interest environment, yung presyo ng bond tumataas. Either kasi yung mga nagbebenta, okay, tinataasan nila yung presyo, or sa mga pagkakakompute nila, yung iba naman, yung mga gustong bumili, medyo tinataas sila ng presyo para bumili yon. But there's an internal computation on that one. Ngayon, kabaliktara naman. Halimbawa, ang hawak ko naman is 3%, tapos nagtaas ng interest rate 5%, di ba? So, syempre, kung gusto ko yung, kunwari, si Fitz ang may hawak ng 5%, ganun din ang kabaliktaran. Okay? So, bibiling ko yung sa kanya, okay, na, for example pa, kung ibebenta ko yung 3% ko, okay, ibebenta ko pala yun ng palugi. Or less than dun sa ibinay ko para at least mabenta ko siya. Okay? Kasi syempre, di ba? Magkaroon ka ng fund para mabili yung 5%. Or, for example, yung may 5%, bakit ko naman bibili yung 3% mo? 3% lang yan. So, kumbaga, babaan mo yung presyo para pag binili ko yan, parang at least 5% pa rin ang nakukuha ko. Yun. That's why, mga ka-Arky, okay, siguro, sa madaling sabi, kapag ang inflation umaakyat, okay, ang mga bond funds, ang mga presyo ng bonds, bumababa. Pag ang interest rate, pababa, okay, ang presyo ng bond, nag-appreciate. Kasi, again, yung value ng higher paying bond umakyat kesa dun sa lower paying value. So, medyo, it takes a while to practice. So, parang medyo kabaliktaran siya. Ano siya, no? Meron siyang factor ng time value of money, no? Yes. Kasi, meron siyang ganun. Meron siyang mga paying period, may mga terms, etc. And, in fact, kung fina-follow nila yung Bureau of Treasury na Facebook page, almost every week, meron silang parang scheduled na live stream kung saan nag-auction sila ng mga treasuries. Mga treasury bills. So, that's an example nung mga fixed income assets na that's why nag-fluctuate yung value ng mga issued na mga bonds. Kasi ganun nga, yung exactly na sinabi ni Rienzie na, ang hawak ko, 3%. Gusto ko nung 5%, so ibebenta ko. So it will go through some of this process of buying and selling. So parang sa stock market din na may bid and ask, but ito naman is yung mga specific bonds, no? So yes, dun din right. Nagdi-dictate yung price. And of course, meron pa bang ibang factor na nakaka-affect sa price ng bonds, Rienzie? Well, sometimes sentiment din. Minsan, kasi tinitingnan din nila yung presyo ng bond natin versus other markets. Like for example, kukumpara nila, no, lalo na sa mga international investors, magkano ba yung presyo ng 10-year bond sa Pilipinas, okay, versus sa 10-year bond ng Indonesia. Madalas kasi kino-compare tayo sa Indonesia kasi sa in terms of the size, yung kumbaga in terms of the market. So halimbawa, tingin nila medyo mahal yung bond sa Philippines, maging Indonesia sila and vice versa. So they also compare that to other markets. And of course, yung mga ibang investors din, nagbe-maintain sila ng tinatawag natin na spread, okay, na ang US 10-year is 1.5
kunwari 1%. Tapos ang dapat ang spread lang yan versus ang diferensya lang yan versus the Philippine bond dapat mga nasa 2%, kasi syempre US yun eh, di ba? Eh Philippines parang third world, ganyan ganyan. So dapat ang difference nila 2%. So kung halimbawa eh hindi na 2% ang difference ng presyo ng US bond na 10 years dun sa 10 years ng Philippines, eh baka magbenta sila. Or kung mas mababa sa 2%, then baka mas bumili sila. So may ganong factor din yon. Tsaka Sir Renzi, dagdag din natin, di ba, yung sa maturity ng bonds, di ba? The longer yung maturity, the more na mas exposed siya sa interest rate risk. Yes, that's kapag right. Kapag the shorter din, hindi siya ganun. So, pati yun, no? Pati yung maturity ng bond, isang factor rin sa pagpili. Maturity and pag nag-i-invest ka sa mga bond fund, ito yung mga tinatawag na duration, no? Ano ba yung duration na yun? Kasi hindi po lahat ng mga bond fund, mga ka-RQ, pare-pareho ng laman yan. Okay? May mga bond fund na ang laman is mga nasa 10 years, 15 years, 20 years, mga long-dated bonds. Pero meron silang mga short-dated, pero kumbaga kung karamihan, puro mga nasa longs, ang tawag natin longs or long end of the curve, okay? At tawag doon long duration bond. May mga bond naman tayo na nandoon sa short end, yung mga 5 years and below, doon ang concentration nila. Okay, yung mga 5 to 10, ang tawag natin dyan belly. So, meron kang long, belly, and then the short. Ngayon, kapag ka long duration, ang bond mo, kapag long duration bonds, mas sensitive sila sa interest rate movement. So, mas malikot sila. So, pag nagtaas ng interest rate, mas malaki ang baba ng mga long duration bond. Pero, short duration bond naman, pero ang maganda naman doon pala, balik tayo, kapag ka bumaba ang interest rate, mas aakyat sila. Okay? Mas maganda yung palo nila paakyat. Pero pag paakyat ang interest rate, yung long duration bond, okay, mas malaki yung palo pababa. Pero ang short duration bond or yung mga nasa 5 years lang, ganyan, below, kapag gumalaw ang interest rate, hindi sila masyadong gumagalaw. So whether umakyat or bumaba ang interest rate, steady lang sila. Yun lang, eh yung returns mo, medyo hindi rin masyadong malaki. Pero at least hindi ka volatile. So, yun, no? So, depende din. Like, for example, some fund managers, kung pagdating sa strategy, kapag tingin nila pababa yung interest rate, they go long. Okay? Meaning, they buy yung mga 10, 15, 20 years. Kasi pababa, so that would be good for their portfolio. Now, kung tingin naman nila is paakyat ng inflation or paakyat ng interest rate kasi, uy, ang baba na ng interest rate, sad-sad na. So, there's no way to go but up. So, ang gagawin nila is mag-shorten na sila ng duration. So, ibibenta nila yung mga longs nila, tapos pupunta sila sa mga pwedeng pumunta ng belly or pumunta ng short. Para kung bumaba man, hindi na sila masyadong affected. Tapos, they lock in on their gains already. Mm-hmm. So, kung mapapansin nung mga ka-RQ natin, yung mga fund performance videos natin, usually hinihiwalay natin yon, Rienzie, di ba, yung mga mga long term bonds, bond funds, saka yung mga short and medium term bond funds, no? So kasi hindi natin pwedeng i-compare yung mga long term bonds sa mga short term bonds, so definitely iba yung competition at iba din yung performance nila. So that's right ano, isa sa mga usually hindi masyadong iniisip or napapansin din ng mga investors yung anong klaseng bonds yung iniinvesta nila. So, yes, that's very useful. Yun. At saka mga ka-RQ, no? Doon din papasok yung importance ng setting of goals. Kasi di ba may mga long-term bonds, may mga short-term bonds. Kailangan mo siya i-match through the principle of matching sa investment horizon mo. Tumpak. So kung yung goals natin, kung conservative investor kayo, mga ka-RQ, at ang goal ninyo is mga nasa 7 years pa, mga ganyan, then you can go for a long, hindi ba, mid-duration bond. Sabi mo, ang goal ko 7 years pa, so ano bang duration ng bond yan? Ma'am sir, 7 po ang duration. O di, pasok tayo doon, di ba? So kung halimbawa, ang goal nyo nasa 3-5 years lang, eh wag kayo dun sa 7 year na duration kasi malikot yan, di ba? Malikot yan. Doon kayo sa mga 3-5 years lang. So, matching pa din. Principle of matching. Tama si Marion. Tsaka mga ka-RQ, makikita nyo yung investment horizon ng fund fund na yon if you read yung mga KIIDS or yung fund fact sheet niya. Nakalagay naman yun doon eh. Kung 3, 5, 7 years yan, imamatch mo ngayon sa particular goal mo. Kaya one investment, one goal.
Yes. At dagdag ko rin doon, makikita nyo rin doon sa duration yung strategy ng fund manager. Kasi may meron ding ano yan eh, meron din yung mga bond funds, may mga benchmark din yan eh. Meaning, meron yung parang set of bonds na gusto nilang talunin. Okay? So for example, kung ang benchmark nila is 5 years, tapos nakita mo ang duration nila nasa 3 lang, ibig sabihin defensive sila. Meaning, ay, baka pa, nakikita nila na paakit ang interest rate or baka nakikita nila na paakit ang inflation. So medyo ayaw muna nilang umano, ayaw muna nilang iwas po sa'yo muna sila. Pero kapag medyo mas mataas sila sa duration ng benchmark, kunwari 5 tapos naging 6 or 7, then they're bullish on the bond market. Then it's time for you to ano to ride that bull bond market ng fund manager ninyo. Kala ko it's time to ride that bull market. Rin, diba? So that's bond market in broad strokes, okay? In broad strokes. Yes. So I hope na tulungan natin yung mga ka-arki natin na mas maintindihan on paano ba, ano ba yung nakaka-apekto sa price ng mga bonds, yung ano ba yung mga things to consider para makita ano ba yung reason bakit umaakyat saka bumababa yung returns or yung price ng mga bond funds at yung mga mga bonds no in general. So kung may natutunan kayong bago dito sa ating video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. Please remember to subscribe to our YouTube channel. And Adriel, bumalik ka na din. Hindi kasi namin alam. Kamusta ka naman dyan? And hit the notification bell so that you will not miss a thing. Alright, so that's it. So kita-kita ulit tayo sa next na video natin and sa next na live stream natin. Alright, so thank you for watching mga ka-Arky and see you again. Bye-bye! Bye-bye! Bye.